nakita na si Reggie. Puntahan mo sila sa Dolores General Hospital. Sir, permission to enter. Pasok. Sir, si Peralta. Sir. Peralta. Sir, magsasalita na ako. Sasabihin ko nang nalalaman ko. Basta ipangako niyo lang, sir. Magiging maayos ang pamilya ko. Ako ang bahala sa iyo at sa pamilya mo. Sisiguraduhin ko yan. Salamat, sir. Bakit yung pinapatid si Reggie?
Ganun lang ba kadali sa inyo yun pa? Na parang gamit na lang yung tingin nyo sa mga taon nyo. Pag hindi nyo na kailangan, ililigpit nyo na lang basta-basta. Ganun ba sa tingin mo ang ginawa mo sa amin, Rian? Ano na naman to, Rian? Bakit nyo pinapatay sila, Reggie? Ang kapal naman ang pagmumukha mo para paratangan yung tatay mo ng ganyan. Wala ka talagang utang na loob. Nangako kayo sa akin. Nangako kayo sa akin na wala akong mangyayaring masama kay na Reggie. Nangako kayo sa akin pa. Nangako ako na wala akong gagawin. Sa tingin mo ba? Sasabihin ko sa'yo kung nasan sila kung meron akong masamang binabalak. May nakita ka bang mga tauhang ko ay pinadala ko doon? Sino bang kasama ni Reggie? Hindi ba't mga militar? Ginawa mo agad ang pinagagawa ko sa'yo. Sana buhay pa sila ang lahat. Kalimutan mo na kung sino talaga yung kalaban. Ano nung asawa? Walang witness. Kung bakit pa man din gusto nilang tumakas, buntis pa man din yung babae. Sa ngayon po ay iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang nangyari sa ospital. Uy, Bes, saan ka pupunta? Lieutenant Bonifacio. May problema ba? Thank you, sir.
Wala naman ho, sir. Ah, sir, may napanood lang ho kasi ako sa TV. Pinatay ho kasi mag-asawa. Buntis pa naman po yung babae. Wow. Yan yung tungkol sa mag-asawang Peralta. Bakit po kaya kailangan mangyari sa kanila yun, sir? Nakakalungkot man, pero ginawa namin ang lahat ng aming mga gawa para proteksyonan sila. Ako rin, naniniwala na kahit gaano pa kasama ang tao, hindi dapat buhay ang kapalit. Lalong-lalong na sa mga taong inosente. Yan din po, sir, ang paniniwala ko. Kasi po, ang mga masasaktan naman ho dyan, yung mga taong iwan ho. Yung mga taong nagmamahal. Kasi sir, habang buhay ho nilang dadalhin yung sakit, yung mga tanong mo sa isip nila, habang buhay po yun, sir. Alam mo ba kung bakit ako nagsundalo? Dahil pinangako ko sa sarili ko na hindi ko hayaan maranasan ng iba yung sakit na maulila. Yan ang inaga ng mga pumatay sa mag-asawang Peralta. Kahit gaano pa sila kasama, lahat namang tao eh may pag-asang magbago. Ulila ka rin, hindi ba? Alam naman ng lahat na maaga rin ako na ulila dahil sa walang saisay na pagpaslang sa aking mga magulang. Noong una, punong-puno ng galit ang puso ko. Pero nung ako'y nagsundalo, nanaig sa akin ang paniniwala na meron tayong batas tao at batas ng Diyos na kairalang kairalin. At ikaw, bilang sundalo, alam ko na naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Tama ho kayo, sir. Masakit ho talaga pag nawalan po kayo ng kapamilya. Pero masakit din ho kapag hindi ho kayo nakahanap ng hustisya para ho sa kanila. As you were. Sir. Kasama ni Reggie. Hindi ba mga militar? Una, si Pascal. Ngayon naman si Peralta. And if we are to believe this police report, talagang gustong tumakas ni Peralta. Nakahanap lang sila ng paraan nung nasa ospital. Sir, pagdating ng tropa doon, patay na yung mag-asawa. Pero walang rason na tumakas si Peralta. Nagkausap kami at handa na siyang mag-testify. Unless, meron na katunog. Para gawin nila yon under the custody ng military at ng police. Ibig sabihin, hindi lang sila may access information, kundi meron silang kakayahan na makipaglaban sa atin ng harapan. Yes? Permission to enter, sir. You may enter. May nakuha po ko yung impormasyon sa ospital. Unfortunately, blind spot ang fire exit kung saan pinatay ang mag-asawa. Sa ibang area na merong CCTV, meron po kaming nakita kahina-hinalang mga tao. Hindi sila ma-identify ng staff ng ospital, pero patuloy pa rin namin silang pinaghahanap.
Padala mo sa IT. Ipa-enhance lahat ng photos. At pag na-identify kung sino may mga characters na yan, kailangan mahanap natin yan. Yes, sir. Bok, walang ibang mag-i-interest na mapatay si Peralta kung hindi si Tiago. Rian. Ethan! Ano sabi ni Falcon? Okay na. Clear na daw ako. Clear na? Mm-hmm. Alam ko naman na hindi mo magagawa yun eh. Masaya ako at tapos na. Mm-hmm. Alam mo, sa totoo lang, gusto kitang yakapin ngayon. Pero hindi ko pwede gawin eh. Mamaya na lang sa kotse. Salamat sa tiwala mo, Ethan. Mabuti kang tao. At yun yung pinaniniwalaan ko. At lagi mong tatandaan, ipaglalabang kita kahit anong mangyari. Relax ka lang. Wala naman laban ang kailangan mangyari, di ba? Huwali ka na. Huwali ka na. Ah, ay! Sorry! Ayos na ba yun? Sorry, hindi ko nakita na dyan kapag. No, it's my fault. Yan ba yung report sa kaso ni Peralta? Yes, sir. Sa katunayan, may lumabas ng bagong suspect eh, pero confidential pa sa ngayon. Sige, sabihan mo ako kung kakailanganin mo ng tulong, ha? Ah, hindi na. Kaya ko naman po. Saan kayo pupunta? Babalik na kami sa kampo. Tsaka mamayang gabi kasi magse-celebrate kami. May usapan tayo mag-celebrate? Ano ko ba naman? Matik na yon. Siyempre, kailangan na natin mag-date kasi ang tagalan natin. Hi, ma'am. Hello. Ay, hi, ma'am. Mama, may narinig ko. Clear na yung name mo, Rian. Yes, ma'am. It's good news. Maybe we can have dinner sa house. Parang celebration na rin. And meron ako mga bagong recipes na gusto kong i-include sa menu sa restaurant eh. Para makuha ko na rin yung opinion ninyo. Ama, may iba yata silang lakad, di ba, Ethan? Oo. Parang mahirap tanggihan yung offer niyo, tita. That's great. Ano sa tingin mo? Sure. Basta hindi po kami nakakapala. So, we'll have dinner tonight. Yeah, see you po. Guys. Okay, thank you. Hindi po. Okay. Magsasaba sa akin, maari bang ako'y iyong yakapin? Maari bang ako'y... Hello! Good evening! Come in, come in! They're here. Sir, good evening. Good evening. Good evening. Sir, good evening. Oh, sige. Basta, Franco, tawagan mo ako kapag nakausap mo na si Rihanna. Okay? Pa! Papa, saan po si Ate Rian? Nasa trabaho pa, anak eh. Hindi ko nga nakausap eh dahil masyadong busy. Kapag hindi na po ba siya busy, pwede ko na po ba siya makausap? Tatanungin ko po kung makakapunta siya sa birthday ko. Oh, excited ka na sa birthday mo? Anong party theme ang gusto mo? Kahit ano po, basta masaya mama. Pero sana, makasama na natin si ate sa susunod na birthday party ko. Lagi na lang kasi siyang wala sa birthday ko eh. Hindi ko na nga po maalala kung kailan yung birthday ko nakasama natin si ate. Ready na yung pie? Malapit na po, ma. Okay. Rian, okay ka lang? Ay, oo naman. Kapasalamat lang ako kasi naimbitahan niya ulit ako dito na mag-dinner kasama niyo sa bahay. Madalas kasi mag-isa lang ako sa bahay. And you're always welcome to dine with us. Salamat.
alam mo, matutulungan kita. Matutulungan saan? Hanapin yung iba mong kamag-anak. Malay mo, may kamag-anak ka pa sa Pampanga na hindi mo alam. Magaling ako maghanap ng tao. Basta sabihin mo lang sa akin lahat ang naaalala mo. Or any information about sa mga magulang mo or kamag-anak. Wala kasi akong nakilala ang ibang kamag-anak eh. Maliban na din sa lola ko. Patay na siya, kaya hindi na ako talaga umasa na makahanap ng ibang kamag-anak eh. Pero okay lang, sanina naman ako mag-isa eh. You have us now, Rian. Pwede mo kaming ituring pangalawang pamilya mo. Kung gusto mo. Salamat. Check ko lang mukhang okay na yung pie. Kunin ko lang. Okay, thank you. Bakit kailangan niya patulong? Hindi, ako lang. Ako na. Dito, oh. First aid kit? Yes, the second floor. Door sige, mama, ako lang po kukuha. Ako okay lang. Paki-assist na lang ako sa kisa. Salamat. Diyan mo na lang, kisa mo na. Sir, kunin ko lang daw po yung first aid kit sa taas. Si Jessie po kasi. Sige po. Experience ko na mas masakit dyan. Mas grabe yung mga sugatan na kukuha natin sa training noon, di ba? Kit po. Inahanap ko po kasi kanina pa eh. Room ni Jessie yan. It's here. Kasi ako na lang kukuha. Left niya po pala possession. Sir, ay. Sige po. Punta ko na po si Jessie ah. Usap ko na si Pascal noong isang gabi. Ang sabi niya, hawak na raw niya yung mga armas. So, kailangan, handa tayong lahat. Opo, General. Rian. Ngayon, kailangan planuhin natin kung paano natin i-smuggle papasok ang mga yun. Bakit ko kayo nagsinungaling sa akin? Ang sabi niyo, pulis ang nakapatay ka na rin. Pero sigurado ako na ikaw yung Franco.
naman pumatay kay na Reggie. At sa asawa niya walang kamali. Nag-traidor siya. Sabihin na natin nag-traidor siya. Pero bakit yung kailangan mong sinumaling sa akin? Nalilito ka na kung sino ang kalaban at kung sino ang kakampi. Nangako ko kayo sa akin na walang masasaktan. Kasamahan natin pa. Pinapapatay mo. Akala ko pa pamilya ang turing nyo sa amin na. Alam mo na ininaglag tayo ni Reggie sa mga kalaban. At sa pamilya, bawal ang traidor. Wala pa ho kayo napapatunayan. Pa. Kung sakali bang napatunayan yung nagkaroon ako sa inyo, ipapapatay niyo rin pa ako pa. Anak kita, Ariane. Alam ko, hindi mo ako traitor yan. At umaasa ako. Na hindi tayo aabot ng... Ako ang tatay mo, Ariane. Wala akong ibang kakampi. Hindi kami. Kayo pa maangas. Oo, ako mamihawak ng manubela. Ako pa mamihawak ng manubela. Oh, nakaisa ka dun, ha? Tatawag ako ng pulis. Pulis! Wait, ma. Pulis! Tulungan niyo ako! May kriminal dito! Ay! Saan pupunta? Kapal ng mukha mo! Ayan, Josie. Missing plus. Okay. It's good. Oh. Hi, ma'am. Rian! I'm glad you came. You're just in time. Magsa-start na ang cooking lessons. Hi. Josie. Hi po. Ready na lahat? Yes, ma'am. May itutulong po ba ako? Wala na kasi naka-prepare na lahat eh. Ah. Hintayin na lang natin yung ibang students. Josie, pakihugasan mo yung ano, yung tomatoes. Ah, yes, ma'am. You're joining us today, tama? Yes, ma'am. So, pahingi ng hairnet and apron, please. Ayan. Kailangan presentable and malinis. Kailangan natin itong sinupin ng hair. Ano sa akin kung too tight,
Tingin nga. Tingin. Oh, uniform na lang chef na chef ka na. Bakit? Pa? Bakit? Ay, wala po. May naalala lang po. Ano? Wala na. Naalala ko lang po yung nanay ko. Kung nandito rin po kaya siya, aasikasuhin niya po kaya ako kagaya nung ginagawa niya po sa akin. Alam mo, kung nandito ang nanay mo ngayon, higit pa doon ang gagawin niya sa'yo. Paalagaan ka niya, tsaka ipapakita niya sa'yo kung gano'n niya ikaw kamahal kasi ganun ang lahat ng nanay, Rian. Tama po kayo doon. Diyos ko, pasensya na po kayo. Medyo napasenti po ako. Miss ko lang po siguro magkanani. Okay lang yun. Pagi po ba? Oo. Malintikan na. Naisaan ako ng sundalong ina. Sa tababaeng yun, sinira pa, diskarte ko. Hindi sa akin to ah! Ba't talaga ng mukha ng lalaking yan? Kung hindi lang nakamotor yun ay, yari sa akin yun. Ano nang nagawa ko sa kanya? Wala nang papakita sa akin yung may kilalagyan talaga sa akin yun. Nakakasira ng araw. Kanina pa kita tinatawagan, hindi ka sumasagot. Ano ba nangyari sa'yo? Kalma lang ho. Wrong number ho kayo, kuya. Hoy! Ayusin mo yung sagot mo, puputulin ko yung tila mo. Hindi sa akin to ah. Ano? Sino ka? Sino ka? Hello? Hello? Yan. Tama na yan. Ang dami mo lang naitulong dito sa akin sa cooking class ko. Sige na. Kaya ko na to. Wala nang tao. Sinabi ko naman ho sa inyo, ma'am eh. Magaling mo akong maghugas ng pinggan eh. Pero may duty ka pa bukas. Susunod na lang kung gusto mo. Thanks lang po. Sulit naman ako kasi ang dami ko natutunan po sa inyo. Kung gusto nyo nga ako, gawin nyo po akong assistant kung wala naman po akong duty. Dito lang po ako.
Yes, sandali lang. Yes, sir. Sir Ethan, hindi pa po kayo uwi. Maya-maya pa siguro. Antayin ko lang si Rian. Eh, nasan po si Lieutenant Bonifacio? Yun nga eh. Off-duty na siya, pero umalis siya kaagad. Eto, tinatawagan ko, pero hindi naman sumasagot. In-off niya pa yung phone niya. Ugali talaga ni Rian yan eh, no? Hindi ko ba basunay? Biro lang. Alam mo, ikain mo na lang yan. Gutom lang yan. Maya-maya, lilitaw din yung girlfriend mo. Tara, kahit tayo. Pass muna, Jesse. Antayin ko na si Rian. Naisip ko lang ha, baka meron kayong hindi magkakaintindihan. Baka nagpapalamig ng ulo. Wala. Wala kaming problema. Ayos kami. O, ganun naman pala eh. Eh, bakit hindi niya sinasagot yung mga tawag mo? Huwag mong sabihin na nag-awol na naman siya sa relasyon niyo. Corazon. Sir! Sir, si ma'am, kailangan po natin dalhin sa ospital. Sir, kailangan po natin tumawag ng doktor, sir. Telepono. Telepono! Ma? Huwag ka lang.
Nakakainis lang siya. Kailangan niya siguro magpahinga. Rian, nandito ka lang pala. Kanina pa kita tinatawagan eh. Magpahinga ka na. At huwag mo nang isipin yun. Makikipag-meeting ako sa mga polis para magtulungan kami sa investigasyon. Para malaman rin natin kung ano talaga nangyari. Ha? Okay. Yes, ikaw na ang bahala sa mama mo, ha? Sige po. Bonifacio? Sir? I-assist mo si Jessie, ha? Yes, sir. Rian, salamat nga pala sa pagsama kay Mama sa paghatida. Okay na kami. Ma'am. Rian? Ma'am? If you don't mind, pwede ka ba magstay sandali? Okay lang ba yun sa'yo, Rian? Oo naman. Makuha lang kita ng tubig, ha? Rian? Ma'am? Pwede mo bang pakikuha yung box dun sa ibabang drawer? Ito po, ma'am. Sa anak niyo? Pinag-uusapan ako ni Marshall na kung pwedeng wag ko na itong dalhin. Tingin niya kasi hindi nakakatulong sa akin na makakita ng kahit anong tungkol kay Arabella. Pero yung totoo, kapag hawak ko ito, pakiramdam ko kasama ko si Arabella. Kaya ho, gano'n na lang ka-importante sa inyong restaurant, ma'am, no? We named the restaurant Arabella para hindi namin siya makalimutan. Ma'am? Ano ho bang nangyari? Our child was the biggest victim sa mga nangyari kay Marshall at Tiago. Tiago? Tiago Guerrero, ma'am? Matalik na magkaibigan si Marshall at si Tiago. Parang magkapatid ang turingan nila noon. Pero sa isang misyon, nahuli ng mga rebelde si Tiago. Pakiramdam ni Tiago, iniwanan siya ni Marshall. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan hanggang sa lumaki ang away nila. Dahil kaiba ang paniniwala nila sa paninindigan na prinsipyo. Sabi nung iba, naging rebelde si Tiago. Si Marshall, hindi tumigil sa paghahanap sa kanya para panagutin siya sa batas. Yun mo ba yung dahilan kung bakit? Kung bakit po nawala ang anak niyo? Hindi ako matatahimik sa pagkawala niya. Dahil hindi ko alam kung ano talagang nangyari sa anak ko. Hindi ko matanggap na siya ang naipit sa lahat na nangyari na gulo. Hindi nakita ang katawan ng anak ko kaya wala akong labing iniyakan. Ang daming-daming mga tanong na hindi nasasagot kaya hindi natatapos sa pagluluksa ko.
Hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos yung sakit. Natatakot ako na dalhin ko hanggang kamatayan ko yung... yung pagluluksa para sa kanya. Sumagot na ba sa'yo si Rian? Hindi pa po, General. Mukhang wala siyang balak sumagot ngayon. Kailangan malaman niya kung anong magiging plano natin ngayon, Pascal. Kaya ko na ho itong trabaho mag-isa. Pagkatiwalaan niyo lang ho ako. Franco, hindi siya hindi kita pinagkakatiwalaan. Kaya lang, importanteng malaman natin kay Rian kung ano ang nalalaman ng mga militar. At higit na importante, na alam din ni Rian ang bawat kilos na gagawin natin. Franco, ayokong mabulilyaso ito. Napakalaki ng nakataya dito. Kung yan ang gusto niyo, General. General, salamat na nag-ring na. Hello, sino to? Eh, ikaw. Sino ka? Ako lang naman ang may-ari ng hawak na cellphone mo ngayon. Ibalik mo na sa akin yan. Teka. Parang kilala ko yung boses na yun, ah. Ikaw ba yung kapalmoks na sumagasa sa akin kanina? Anak ng pusa! Ikaw ba yung babaeng pakalat-kalat kanina sa kalsada? Oo, ako nga. Bakit nasa yung cellphone? Kaya balik mo sa akin yan! Alam mo na kasiguro. Eh kasi parehas tayo ng kulay ng cellphone. Yung sa akin nga lang, wala masyadong bangas. Eh yung sa'yo, parang... parang pinagbuhusan ng sama ng loob eh. Hindi naman tulad ng cellphone mo, no? Na, puro sticker, puro lang pakyut. Pang-isip bata. Eh kasi cute ako. Hindi kagaya mo, nakakatakot ka. Ibalik mo na sa akin yung cellphone ko. Kung gusto mo, ipapapulis kita. Hoy, kapalmoks! Ayan ka pa? Oo. Ano? Hindi mo ba talaga babalik sa akin yan? O gusto mong pulis ang kumuha sa'yo yan? Bakit? Alam mo ba kung nasaan ako? Ah! Talagang pinamumukha mo na magnanako ka talaga. Tubuhan ka naman ng konting konsensya. Ibalik mo na sa akin yan! Sige. Magkita tayo. Basta ibalik mo yan sa akin cellphone ko. Swap tayo. Ma'am, ito na po yung ilang report galing sa mga kasama natin. Wala pa daw silang nakikita ni isang suspect doon sa Dolores Hospital, pero hindi pa rin naman kami tumitigil sa paghahanap sa kanila. Ma'am? Kamusta na nung nangyari doon sa restaurant niyo? Ayos na ba si Ma'am Corazon? Ayos lang siya. O bakit parang mainit pa rin ulo mo? Si Rian. Anong kinalaman ni Rian? Sila ang huling kasama ni Mama nung nilooban yung restaurant. Anong problema doon? Hindi ko alam. Dahil siguro lumalapit si Rian sa pamilya ko, parang hindi kasi normal yun. Baka naman naghahanap lang ng mother figure. Alam mo, hindi pa rin talaga ako kumbinsido na mabuting tao yung babaeng yan. Na wala siyang kinalaman sa mga nangyayari dito sa loob at labas ng kampo, hindi ko pa rin talaga alam. Pero alam ko, meron siyang hindi sinasabi sa atin. At may plano siya. At sa tingin niya, magagamit niya rin yung mama ko. Nagkakamali siya. Dahil amoy na amoy ko ang alingas-ngas niya noong una kaming nagkita. At gagawin ko lahat para lumabas yung paho niya. Kasi mas naniniwala ako sa nararamdaman ko kaysa sa sinasabi ng utak ko. Rian, I love you.
Alam mo ba kung bakit ako nagsundalo? Dahil pinangako ko sa sarili ko na hindi ko hayaan maranasan ng iba yung sakit na maulilang. Rian, umayos ka. Hindi kasama sa planong mahulog sa kanila. Anak. Ah. Buti naman nakarating ka. Hintayin lang natin si Franco ah. Medyo nahuli yata eh. Pagka dumating na siya, pag-usapan na natin yung tungkol kay Pascal. Kung ano ang dapat talagang gawin sa kanya. Gusto mong minom? Gusto mong kumain? Kailangan kong bumalik agad sa kampo eh. Baka hanapin ako pa. Ah, I understand. Dali lang. Tuko mo lang, magkwentuhan tayo. Or, mas maganda siguro eh. Kwentuhan mo ako. I mean, kumusta bang buhay mo sa kampo? Ang mission mo sa pamilya de Leon? Ayun. Nagturusa sila. Nagdurusa? Nagdurusa sila. Magandang balita. Teka. Bakit sila nagdudusa? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo para magdusa ang mga kalaban? Wala ho akong ginawa pa eh. Pero kayo yata meron. At papaalam ko sa inyo kung kailan na pwede makausap ang asawa ko. Yeah, magtutulungan tayo. Maraming salamat ulit. Pupunta ka na ba ng kampo? Mahihintay mo ba ako? Nabis lang ako. Dali. Alam mo siguro sa buti, dito ka na sa bahay. Magpahiya ka na lang. Magre-rounds ako sa Arabella. Marami akong kailangan ayusin doon. Para makapag-operate agad at saka okay na naman ako eh. Hindi ako mapapakali dito sa bahay. Mas kailangan ako ng trabaho ko ngayon. Okay ako. Saka magpapacheck up naman ako sa doktor eh. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Narinig ko. Anong sabi ng mga pulis? Gusto raw nila ako makausap? Gusto lang nilang malaman kung ano talaga nakita mo nung gabi ngayon. The usual follow-up investigation. May pumasok ng mga tao sa restaurant. If I'm not mistaken, tatlong lalaki yun. Sigurado ko ba tatlong nakita mo? Well, sandali lang naman ako nakasilip kasi nagtago agad kami ni Rian. And things got blurry, confusing. Kasama mo si Rian? Oo. The whole time? Oo, pero... Pero ano? Umalis siya sandali. Siguro to get help. Gano'ng katagal siya nawala? Hindi ko alam. Masyadong mabilis yung mga pangyayari. Next thing I knew, niligtas mo na kami. Hintay mo lang ako, ha? Sure. Abis lang ako. Yeah, take your time. Pa, namatay daw yung anak nila dahil sa paghihiganti ninyo? Walang niya talaga yung Marshall niya. Galit lang talaga sila sa akin. Kanya ako ang ginawa nilang prime suspect. At kahit na wala silang nakuha ni isang ebidensya dahil lang sa gusto nilang ako talagang idiin, sa akin pa rin nila ibinunto ng lahat ng sisi. Hindi ako ang pumatay sa anak nila. Ang totoo, sila ang pumatay sa anak ko. Sa kapatid mo! Ang kapatid mo na nagligtas sa'yo na dapat lang ipaghiganti mo ang kanyang pagkamatay. Ako sisisihin nila? Palalabasin nilang ako may kasalanan? Ako! Na ama mo? Gusto ko lang naman ang marinig sa inyong totoo. Kapal mo kasi talaga ng lalaking yun. Yabang pa.
cellphone ko. Kutso tayo, ah. Hoy! Hoy! Sandali! Bakit basag na basag yung cellphone ko? Ang ayos-ayos na binalik ko sa'yo yan. Ano? Bayaran mo to. Tignan mo ano kasi na swerte. Miss, hindi ako bumasag ng cellphone mo. Hindi ko sinira yan, oh. Oh, bakit ganito? Nung huling hinawakan ko to, ang ayos-ayos pa nito. Tapos ibabalik mo sa akin ng ganyan lang, ha? Bayaran mo yan. Teka lang. Ba't ko babayaran yan? Bakit? Oh. Sumusumikat? Ha? Sige, papasikatin kita. Alam mo, napaka-importante sa akin ang cellphone na to dahil dito ako kumikita. Ha? Paano ako makukontak yung mga customer ko? Miss, sige na, bayaran mo na to. Miss, ano ba? Sinasayang mo yung oras ko eh. Ah, hindi mo babayaran. Police! Police! Miss, teka lang! Police! Miss! Hindi nga sabi ako yung sumira niyan. Wala akong pangbayad sa cellphone mo. Pwede ba naman akong bayaran sa ibang paraan? Aba, teka, miss. Bakit? Bakit? Bakit ganyan makatingin sa akin? Ako po, alam kong cute ako, ha? Pero hindi ko ibabayad yung katawan ko para sa'yo. Ano ko, walang dignidad? Sira ulo ka ba, ha? Anong tingin mo sa akin? Walang taste? Hindi yung katawan mo yung gusto ko. Ano? Eh, motor, oh. Ako po. Di ba sa'yo yan? O baka naman ninakaw mo lang din yan? May sa akin yan. Gusto mo na rehistro? Eh, di yan na ibahid mo sa akin. Mas hindi naman pwede mangyari yun. Eh, mas mahal pa yung motor ko kaysa sa cellphone mo, eh. Ang ibig ko sabihin, gagawin kong service yung motor mo. Sa Chang'e, hindi ko yung kukunin. O, dali na. Iwas pamasahe, iwas traffic, makakaipon pa ako ng pambiling bagong cellphone. O, edi, quits na talaga tayo niyan. May sayad ka, miss. May sayad ako? Ha? Sinasabi mo? O, sige. O, marap ka dito. Boy, ba't tayo mong marap? Marap ka dito. O, ano ba? O, ipopost ko talaga to sa social media. Papasikatin ko lang naman tong mukha mo to. Oh. Ano? Hindi ka mag-alala. Maayos naman ako kausap eh. Claire. Ikaw, ang pangalan mo? Ivan. Helmet ko ah. Tintin mo. Crush mo ako, ano? Franco. Miral. Musta yung lakad mo sa Aurora? All good na tayo dun, General. Ako mismo ang nagmasid sa pagdadaungan ni Pascal. Kaya sigurado akong walang tao at lalong walang militar doon. Ah, usay. Sinabihan ko na rin yung mga tao natin na huwag tigilan yung pagbabantay. Para siguradong hindi tayo matiktikan ng mga militar. Kailangang makasiguro tayo, Rian, na walang malalaman ng mga kalaban tungkol sa plano natin ito. Kung sakasakali na mukhang mabubulilyaso at may makalam, kailangang itimbre mo agad sa amin. Anak, kailangan kong marinig ang sagot mo. Yes, ma'am. Good. Sir, confirm po na nasa Taiwan si Pascal. Palipat-lipat lang po ng isla. Inform Inter. Kailangan malaman ko eksaktong location at eksaktong isla kung nasaan si Pascal. And put Special Force Aguila on standby. Sir. And wait for my command.
Yes, General. Consider it done. Dismiss. Sir. Bo. Kailangan akong support ng Navy dito. I'll handle that. Amelia? Lucy? Luciana Galiantes. Asawa ni General Galiantes. Oh! Ay, Lucy! Sorry! Sorry, hindi kita nakilala. How are you? Please join me. Sorry talaga, hindi kita nakilala. Akala ko nasa Amerika na kayo. Well, we are all back. Alam mo na, mas gusto naman namin mag-retire dito kaysa sa Amerika. Good for you. Kasama mo si General? Naku, hindi. Andun siya sa kampo, kasama ng mga kabatch niya nagbi-meeting. Alam mo, kasi kinukuha kasi kami sponsor for this fundraising event ni General De Leon. Marshall, remember him? Paano ko naman makakalimutan si Marshall? Maiba lang ako. Yung fundraising event, tutuloy pa ba natin kagaya last year? Bok, kailangan natin ituloy yan. Tayo nag-umpisa niyan eh. Yan ang pasasalamat natin sa lahat ng ating sundalo na nagbigay sa atin ng walang pati na suporta. Naisip ko lang kasi, with all of these recent developments happening, ano man pwede natin pagpaliban? Maintindihan ng mga tao natin yan. Para yan sa edukasyon ng mga anak ng ating mga sundalo. Umaasa sila sa atin. Hindi natin sila pwedeng biguin. Every year, yan ang inaasahan nila. Hindi ka ba pupunta sa event? You should, kasi I've heard na well-attended tong fundraising event na to. Pupunta yung mga kabatch nyo. Alam mo, excited na rin kasi kami dahil first time din namin. So, may mga ganitong event pala si Marshall? Why? Don't tell me, hindi ka pa nakakapunta doon. Well, busy-busy rin kami ni Chaco. You have to make time. Give me your number, I'll send you the details, and I'll send you the invitation. Lieutenant, pwede na po siya makausap. Salamat, sir. Dito po, ma'am. Ma'am, ano pa po kailangan niyo malaman? Nahuli na po yung mga tao ng loob sa restaurant niyo, ah. May gusto lang akong pumpirmahin. Ano kailangan mo? Ako lang naman yung anak ng may-ari ng restaurant na pinasok niyo. Meron lang ang gusto ko itanong sa'yo. Ano? Nung gabing pinasok niyo yung restaurant namin, may mga pinatumbang mga kasama mo, di ba? Bukod sa tatay ko, sino pa natatandaan mo? Pagkapatay kasi ng ilaw, wala na akong nakita. So biglang may sumugod sa akin. Ang sumunod na naalala ko, ginigising na ako ng pulis. Wala kang maalala sa nangyari? Hindi mo natatandaan kung sino yun? Yung itsura niya? Matangkad ba siya? Babae ba siya? Wala, lalaki wala, ba siya? Wala, wala. Ang bilis na pangyayari kung saan-saan ako pinagsusuntok. Ang bilis gumalaw. Kala ko, hangin. Ma'am? Nung gabing yun, si Rian lang ang kasama ni Mama. Posible kaya na si Rian nakasagupa nila. Ano naman yung magagawa yun? Eksakto. Bilang isang military nurse, wala siyang ganun ka-extensive training para labanan yung tatlong lalaki sa nila. Eh kung si Rian nga'y nagtaka sa nanay niya, hindi po ba dapat masaya kayo? Nakakapagtaka lang kasi. Bakit kailangan niya itago na tinulungan niya si Mama? Baka ayaw niya ng atensyon? O baka may mga bagay na ayaw niyang malaman natin. Na may taong may tinatago o taong sinungaling. Pili ko, may kukunin lang po ako doon. Kasi pasalamat po. Salamat. Ate, na-compute niyo na po ba kung magkano lahat? Oo. Bigyan niyo po ako ng malaking discount, ha? Ang dami-dami ko po na kukunin.
ko eh. Una ma'am, para kang bago na bago. Okay, salamat po. Matagal pa ba tayo dito? Sandali na lang. Kung nakabusangot dyan, mahala sa negosyo yan. Alasin ka nga sana talaga. Anong sabi mo? Wala. Sinabi ba ako? Eh, may sinasabi ka eh. Wala. May sinasabi ka, lakasan mo yung naririnig ko ha. Ano? Ayaw mo na? O di ba, hindi mo kita pinipilit eh. Isang post ko lang naman ang picture mo sa social media. O, viral ka na agad. Yung phone ko nag-ring. Nag-ring yung phone ko. Kailangan ko na sagutin ha. Ops, sandali. Mukhang tatakasan na. Oo naman! Kailangan ko na sagutin ha. Ops! Diyan ka lang. Diyan doon ka lang. Ako, malayo, maingay. Hello, tol. Lintik ka, Ivan. Ang tagal na kitang tinatawagan kagabi pa. Tol, pasensya ka na. Busy ako sa pagpamasid sa sundalo eh. Sigurado ka? Eh, bakit may babaeng sumagot ng telepono mo kagabi? Babae? Oh, wala. Meron kasing baliw na ng trip sa akin eh. Buti na nga lang, nabawi ko yung phone ko eh. Kapag ikaw, Ivan, nalaman ko talagang may ginagawa ang kalokohan dyan, malilintikan ka sa akin. Relax ka lang, tol. Akong bahala. Ako ba? Yung inuutos ko sa'yo, huwag mong sayangin itong pagkakataon na ito para makaganti sa mga kalaban. Sige. Ka-service! Tara na! Tuloy mo na! Tuloy, ang bigat! Oo. Ayan, salamat! Tara na! Gusto ko umuwi sa kanan ng tricycle. Hindi! Dito ako sasakay pa uwi sa bahay namin. Atin na kita sa inyo. Yoko nga, mamaya. Istok mo pa ako eh. Wala pa akong tiwala sa'yo. Bahala ka. Alis na ako. Aba, teka lang. Yung helmet ko, amin na. Ako na. Sandali. Sorry. Sige na. Oh, teka. Pinapaalala ko sa'yo ah, yung usapan natin. Ikaw muna magiging service ko hanggang di pa ako nakabili ng bagong cellphone. Huwag mo subukan tumakas, kundi papasikatin talaga. At makikita mo mukha mo kung saan. Didilihensyaan ko lahat ng utang ko sa'yo para hindi na kita makita. Naku, huwag mo sabihin gagawa ka ng krimen. Laka na dun. Sandali. Ano ba? I tell you I love you. Oh, awat feeling ah. Bigyan sa akin ni ate kanina kasi madami akong pinamili. Eh, hindi naman kayo magka-size ng kuya ko. Sa'yo na lang. Salamat. O bukas alas 5 tayo ah. May pag-dideliveran ako. Okay. Claire. Kuya. Hindi ka naman nagsabi. Akin na. Tulungan na kita. Salamat. Halika na. Rian, ano ba nangyayari sa'yo? Pakialam ka? Hindi lang ako sanay na nakitang ganyan ka. Parang wala kang kagana-gana. Walang sustansya sa katawan. Buti yan para sa'yo. Kakataon mo na para magpakitang gilas ka sa tatay ko. Siguro. Ayoko nang walang challenge. Nang walang thrill. Mas gusto ko yung dating ikaw, yung palaban na Rian. Para naman nakakagana, di ba? Nakakagigil pag nakikita kitang natatalo. Ngayon lang yung tingin mo sa'kin. Kalaban, kakumpetensya. Bakit? Hindi ka ba basanay? Kasi iisang mission lang kasi tayo eh. Isang grupo. Mga bata pa lang tayo, nandito na tayo. Lumaki tayo ng sabay sa mundo to. Gusto sana kitang ituring na kaibigan. Kakalungkot lang eh. Isa lang yung tingin mo sa akin. Kompetensya.
Kilala mo ba si General Galyantes? Galyantes? Yeah. Kabatch ko ang isang yan. Bakit? Nakita ko kasi kanina yung asawa niyang si Lucy. Ito pa lang si Marshall ay may fundraising event. Taon-taon niyang ginagawa. Imbitado ang lahat ng sundalo, dating sundalo. Pero tayo, ni minsan, hindi na tayo inimbita. Ano ba yan, nananadya ba siya? Talaga bang ang tingin niya sa atin at pinapamukha niya sa atin ay tayo yung kalaban? Ang naisip ko, pumunta sa event na ito. What do you think? Hello? Hello? Ano ba? Narinig mo ba yung sinasabi ko? Hindi ako piki. Gusto mong mangasar. Gusto mong pumunta sa fundraising ni Marcial. Hindi ako pupunta doon mag-isa. Kailangan tayong dalawa ang pumunta. Para tayong lumapit sa kanila, para hindi na nila tayo panginalaan. What do you think? Magandang idea, di ba? Hindi siya. Ano ba? Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ano ba nangyayari sa pag-uusap niyo nung magaling mo ampot? Sinabi kay Rian ni Corazon ang ginawa nating pag-ambush noon. Ang ginawa natin sa anak niya. Which means, hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala si Corazon na patay na ang anak niya. Corazon! Corazon! Rian! Yan na lang lagi nasa isip mo. Pwede ba, Amelia? Isa-isang tabi mo muna yung lintik na pagsiselos mo at pakinggan mo kung anong sinasabi ko. Naghihinala na si Rian dahil sa mga pinagsasasabi sa kanya ni Corazon. At kahit na pangatawanan ko pa ang pagsisinungaling ko, nararamdaman ko, may nag-iba na kay Rian. Tiago! Yan na yung sinasabi ko sa'yo dati pa. Hinayaan mo makalapit si Rian sa totoo ng mga magulang. Tiago, mahirap ka lang ang gusto mo. Alam ko. Pero wala pa rin naman akong laban na ipinatalo kahit kailan. Salamat. General. Franco, habang naghihintay kay Kapascal, gusto kong bantayan mo rin si Rihanna. Kung kailangan doblehin mo, dagdagan ang tao. Kung kailangan triplehin mo, gawin mo. At hindi lang si Rian. Gusto kong bantayan niya rin kung sino yung mga nakakasalamuha niya sa loob ng kampo. Pansin niyo rin pala na may pinagbago kay Rian. Pa yan, Franco. Gusto kong alamin mo kung anong maaaring naging ugat ng pagbabago niya. Tsaka ito din. Rian! Ma! Aga mo. Hinahanda ko pa lang yung mga gagamitin sa cooking lessons eh. Naisip ko nga ba baka kailangan niyo muna tulong? Halika, tayo sa kitchen ha. Ka. Kawawa naman si Ma'am Corazon. Palugi na nga ang negosyo niya. May nagtangkang magnakaw pa dito. Paano yan? Maghahanap na ba tayo ng bagong trabaho? Yun nga yung iniisip ko eh. Pero naawa talaga ako kay Ma'am Corazon. Eh ako din naman. Pero mas naawa ako sa pamilya ko. Sana lang makagawa ng paraan si Ma'am para makabawi. Kamusta? Okay ka lang? Ay, okay naman ako. Kayo po, kumusta? Ako, okay na okay ako. Kakapa-check up ko lang sa doktor eh. There's nothing to worry about. Basta, iinumin ko lang yung mga gamot ko. Maputi naman po yun. Okay ka lang ba talaga? Hindi ko alam kung ano yung dinadala mo, Rian. Pero pakiramdam ko, parang ang bigat ng nararamdaman mo. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo magsabi. I just want you to know, I'm always here. Salamat.
kanpai ko. I hope it makes you feel better. Wala kami pupunta ni Ria na event bukas doon sa fundraising event ni Tito Marshall. Kaya si Telma muna mag-aalaga sa inyo habang nasa eskwelahan pa si Claire. Siya nga po pala. Kinakamusta kayo ni Tita Corazon. Ang sabi niya, dadalawin ka daw niya dito. Opo, naririnig ko po kayo. Nay, naririnig kita. Excuse na po eh. Ah, sige. Hello? Rian, si Nanay, gumising. Talaga? ano nangyari? Sandali, anong ginawa mo? Tumawag ka na ba ng doktor niya? Oo, tumawag na ako. Papunta na daw siya. Sige, pupunta rin ako dyan. Nandito lang ako ngayon sa restaurant ni Tita, pero magkita na lang tayo dyan. Sige. Nay, alam niyo po ba, kapitan na ako. Konti na lang ho, maaabot ko na yung ranggo ni Tatay. Tapos eto naman si Claire. Malapit na siya maging nurse. Siguro mga 2 taon na lang, gagraduate na ho siya. Unti-unti na akong natutupad yung mga pangako namin sa inyo. Hindi kami bumitaw sa pangakong yun at hindi rin kami bumitaw sa inyo. Dahil naniniwala ako kami na gagaling ka. Alam niya, Nay, ang saya-sayo namin nung gumising ka. Sana lang mo talaga magtuloy-tuloy na yung paggaling ninyo para humabuo na tayo. Para magkakasama na ho tayong tatlo. Kahit tayong tatlo lang ho nila, Claire. Nay, mahal na mahal ho namin kayo. She's going to be fine, Ethan. Don't worry. Salamat. Tito. Good evening. Hi, good evening po, sir. Good evening. Wow. Rian, you look so lovely. Salamat po, ma'am. Kayo rin ho. Thank you. So, paganda. Hello. Nice to be here. Oh, good evening. Good evening. Hi. Hello. Good evening. So nice to be here. Thank you. We'll see each other again.
Naalala mo, nagkita tayo. Hi, my. Oh! Excuse me. Marshall, so nice to see you again. Corazon? General? Corazon, kumusta ka? I'm just curious. Mm-hmm. Who invited you? Lucy! You invited us, diba? Si Lucy was kind enough. Yes. Ikaw magaling na lang, Marshall. Hindi kami nag-gate crash. My. What a nice setup. Wow! Hindi ko akalain na meron ka palang fundraising na ganito taon-taon. May minsan, hindi mo man lang kami naimbita. Para namang wala tayong pinagsamahan. Dapat nga, lagi na kaming ini-invite sa mga ganitong fundraising event. Especially because we have the funds and we are willing to donate. Yes. Para makatubo. Not to be rude, but this is an exclusive, active officers only event. Oh. Oh my God, I'm so sorry. Hindi kami na-informed. Ayaw naman namin mag-bastos. Alam mo, ang alam lang namin, nung na-imbita kami, yung sabi, there's going to be a lot of fun, maraming palabas dito. And so, umunta kami, gusto lang namin manood. We're here for the entertainment. Michelle, don't worry. We'll behave ourselves. Excuse me. Napakaganda nito, hindi ba? Yes. Officers, ladies, I would like to offer a toast and our congratulations to none other than General Marshall De Leon for a very successful fundraising event. Malagay ko, mas marami ang pondong nakalap natin ngayon kaysa last year. Mukha nga. And umaasa ako na this year, mas marami tayong bibigay. More pledges, ha? Huwag kayo mahihiya. Kung mas marami kayo may bibigay this year, mas maraming anak na makawal ang mapaparal natin. To the governors! Yes! Excuse me. Kaibigan, please, pardon me if I'm interrupting. Marshall, please. Marshall, mga kaibigan, napakaganda talaga ng adhikain ni General De Leon. Dapat lang napalakpakan siya. Napakaganda. Nagbigay kami ng magandang halaga ni Amelia. And hopefully, magamit ito para makatulong sa proyekto mo, magamit ng tama at maayos. At, well, of course, I pray na sana eh, wag itong mapunta sa bulsa ng kung sino mo pagsamantala. Alam mo na, marami niyan. Tiago, huwag kang mag-alala. Alam niyo naman, taon-taon na ginagawa natin ito. We have an open book policy. Lahat ng ating nalilikom hanggang sa huling sentimo ay naibibigay sa mga anak ng ating mahal na kawal. Talagang dapat kalakpakan si General De Leon. Ay, yes. Sige. Marshall, pakiusap lang. Bago ko magsalita, nararamdaman na kita. Huwag mo naman sanang bigyan ng hindi magandang kahulugan kung ano man ang ginawa ko sa loob. Gusto ko lang makatulong. Marshall, hindi mo ko kailangan girahin. Tiago, all warfare is based on deception. Yan ang importanteng bagay na natutuwan ko sa'yo bilang isang sundalo.
sa bawat kilos mo, bawat salita mo, nababasa ko. Kahit hindi mo ako kayang ilangin.